Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipakita sa inyo kung paano gumawa ng masarap na espasol. Napakasimple lang po nito. Narito po ang mga kakailanganin nating sangkap. Okay, apat na ingredients lang po ang gagamitin natin. 1 big can na ebap, 2 cups coconut cream o unang piga ng gata, 1.5 cup brown sugar, at 4 cups glutinous rice. Napakadali po. Okay? Umpisahan na po natin ang paggawa. Unang-una po, buksan po muna natin ang ating apoy sa medium heat lang po. Ayan. Tapos po, iro-roast lang po natin itong 4 cups na glutinous rice flour hanggang mag light brown. Ayan. Hahalu-haluin lang po natin. Ayan. Ganyan lang po. Okay. Hahalu-haluin lang po natin para talaga po yung kulay niya ay magkapantay-pantay. Okay. Halo lang po ng halo hanggang sa maging light brown. Ayan. Doon po sa mga nag-request ng espasol, heto na po at gagawin na natin. Ito pong paggawa ng espasol, yung pong iba, naglalagay sila ng ang gagawin po nating espasol ay yun lang pong plain. Nasa inyo po yun. Choice nyo naman kung gusto nyo, pwede naman pong maghalo ng langka o makapuno. Kaya lang po eh, kung medyo matagal kainin, eh madali po kasing masira yun kumpara sa plain na espasol. Ayan. Ayan. Kung napapansin nyo po, medyo nag-iiba na ang kulay nitong ating glutinous rice. Kaya po yung mga bagong magluluto nito, huwag po kayong mag-alala dahil kitang-kita nyo naman po pag nagla-light brown na siya, kasi po eh talaga pong maputi itong glutinous rice. Kaya kitang-kita nyo po pag nagla-light brown na siya. Light lang po. Ayan, okay na po ito, itong ating glutinous rice. Ayan, light brown na po siya. Ayan. Ayan. Pintay ko na po ang kalan. Ngayon po, dito po sa 4 cups na glutinous rice, magbubukod po ako ng 1 cup para po ito sa ating pang toppings mamaya. Okay, ayan po. Hanguin na po natin. Okay, umpisahan na po natin ang pagluluto.
Diligay, lalagyan, ililigay ko po ang 2 cups na kakanggata o coconut cream. 1 can iba. One and a half cups na brown sugar. Yan po. Simple-simple lang po yan. Kukuluin lang po natin bago natin ilagay ang glutinous rice. Kukuluin lang po natin saka natin ilalagay ang glutinous rice flour. Ayan, kumukulo na po ang ating apoy. Hihinaan ko na po yung kalan. Lalagay ko po siya sa low heat. Ayan, nasa low heat na po yung apoy. Lalagay po natin itong glutinous rice flour. Ayan, halu-haluin lang po. Okay. Mimix lang po natin hanggang maging smooth po ang ating espasol. Sa mahinang apoy lang po ito. Yan. Halo lang po ng halo hanggang maging smooth itong ating espasol. Sa pinakaluhit lang po na apoy. Yan. Makunat na po. Talagang makunat na ang ating espasol. Okay. Okay na po itong ating espasol. Ayan. Ganyan pong kakunat dapat. Ayan. Okay na po. Okay. Heto na po yung aking binusang na glutinous rice. Glutinous rice flour. Ilalagyan po natin. Okay. Ngayon po, ilalagay po natin sa
ating pan. Ayan. Napakakunat. Ayan, paplat lang po natin. Napakadali lang pong gawin ito. Napakasimple pero masarap. Malinis po ang kamay ko. Yan, malinis po ang kamay ko. Dapat po talagang ganyanin. Yan, napakabango. Oh, tingnan nyo, napakaganda. Okay? Okay na po itong ating espasol. Palalamigin lang po natin ng konti, mga 2 to 3 minutes para po pag kinat natin eh, talagang okay na okay na. Ayan. O, oh, di po ba? Napakaganda. O, oh, siya okay na to. Atin nang ikat ang ating espasol. Ganito lang po ang ating pagkat. Yan, ganyan lang po. Yan, talaga pong mainit pa ang ating ito po, mga 1 hour mas firm na po talaga ang ating espasol. Okay, ganyan lang po. Gugulong-gulong po natin. Yan. Oh, heto na ang napakasarap at napakasimpleng gawing merienda, ang espasol. Oh, diba? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Babus, tara, itry nyo na. 4 na ingredients lang tong
ating ginawang espasol. Okay? Mmm.